Dahil ang buong KOJC at buong SMNI ay natataranta na at tamang hinalan na sila. Kaya naman may press con pa ang mga loko-loko. Oh, ano ba, bakit ba sila nagkakanda taranta na at hindi na mata isa sa lawal? Eh, ito kasi ang balita, Direk. Ano bang balita yan? Sige nga. Parinig nga daw. Kumalma kayo. Ito na. Oh, pakinggan natin to. Oh, yan. Nakaw, Diyos ko. Oh. Ang sabi? Oh. Tukoy na ng PNP kung saan nagtatago si Pastor Apollo Quiboloy. Narinig nyo. Tukoy na ng PNP. Kaya talagang ano eh. Ha? Yung pag-war freak nila. Alam na daw. Bakit kaya alam? Oh, tuloy natin. Oh. Nahaharap sa patong-patong na kaso. Posibleng malimitarin ang galaw niya ngayong inisyuhan ng freeze order ng Court of Appeals. Nakaw, may freeze order na. Oh. Ang kanya mga bank account at ari-arian. Nakatutok si Salima. Paano na si nanay? Sino, Direk? Paano si sinanay na galit doon sa 20 million? Oh, total, gusto nyo, ano sa pera? Oh, dudubli namin sa inyo, 10 million, gawin namin 20 million. Diba? Oh. Frank. Hindi muna magagalaw ni Kingdom of Jesus Christ. Alin lang ang pwedeng galawin niya? Yung Palmolive Girls. Yung mga ano niya, mga ka sa bagay. Dapat pati mga Palmolive Girls, wag mo dog din. Wag doon mo nang pagalaw na gumamit ng Palmolive Lavender, 'di ba? Kasi, 'di ba? O ari-arian daw eh. Yo, ako nag-aano lang ako. Kung ari-arian rin lang, dapat hindi pwede na yung mga ano. Di na niya pwedeng sabihin, oh, mag-ano ka ng lavender at ng Palmolive diyan. 'Di ba? Halak ka. Try natin. Founder Pastor Apollo Quiboloy ang kanyang mga bank account o maibebenta mga ari-arian. Kasunod yan ang inilabas na freeze order ng Court of Appeals. Mm. Yung basehan po nung freeze order ay yung dalawang sets ng... Ang pogi talaga nito. Kung cute-cute niya. Kaya lang ngayon parang stress siya eh. Hindi mapula yung lips niya. Kung ako sa'yo, alika. Ligyan kita ng matte lipstick. Yung gamit ko ngayon, dusty. Mm. So, yung isang set ay nakabindin po sa US, sa Amerika. At yung mga kaso po naman na nakabindin dito ay yung qualified trafficking in persons as well as child abuse. At nako, wait lang. Kung sinasabi nilang freeze order sa mga account ni Quiboloy, yung nasa Amerika, naka-freeze, tapos dito. Pero ako ha, ako. Malamang sa malamang nakapag-withdraw na yan. Mautak yung mga yan. At malamang sa malamang, yung ibang pera niya nasa ibang tao. Tama, mali. Ah, hindi, tas sagot kayo. Uy, wala nga. Mamaya na kayo bumuli. Camel, malang camel ko, 151. Oh, di ba? Agree ba kayo sa sinasabi ko? Kahit sabihin yung good news yung balita na yan, pero malamang sa malamang, ha? Malamang sa malamang, mayroong makukuha na niyang pera sa iba para matustusan nila yung pangangailangan ng kanilang kulto. At kung sino pa, yung mga pambayad sa mga DD shit. Halak ka! Oh, tuloy natin si Papa. Oh, tuloy natin. Wala tayo kay Quiboloy. Bak matakas yan. Oh. At the end of this all, ang gusto kasi natin ay makita natin ang money trail dun sa mga illegal na ginagawa ng pastor. Sakop ng freeze order ang 10 bank account ni Pastor Quiboloy. Gayon din ang 7 real properties, 5 vehicles at 1 aircraft. Naka. Pati na ang 47 bank accounts ng Kingdom of Jesus Christ. 16 real properties nito at 16 motor vehicles. Wow, kasama na dyan yung motor nila ni Pentanil. Yung spider na motor, yung ang mahal-mahal, no? Damay rin sa freeze order ang mga account, property at sasakyang nakapangalan sa Suarez Media Corporation
na nagpapatakbo sa SMNI o Sunshine Media Network International, ang media arm ng Kingdom of Jesus Christ, pati na ang mga account. At paano na yan sila makakapag-report niyan? Paano na sila makakagawa ng fake news yan pag pinigilan nyo? Naku, magwawala na naman yun. Kaya pala nagpa-press con eh. Kaya pala nag-press con sila ngayon, no? Oh, kasi paano na tayo niyan? Paano tayo magbabalita? Paano natin dudrugin yung gobyerno? Paano tayo gagawa ng kasinungalingan kung wala na tayo magagamit ng mga sasakyan natin diyan para makakalap at makasundo ng mga... Alam mo na, paano natin sunduin yung mga peki nating mga witnesses? Ari-arian ng Children's Joy Foundation na itinayo ng pastor. May freeze order din sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy sa mga kasong sex trafficking, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika. Pati na sa mga kapwa-akusado niya sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse dito sa Pilipinas. Effective immediately ang freeze order at may bisa ito ng 20 araw. Sa loob ng 20 araw na ito, magtatakda ang Court of Appeals ng summary hearing para desisyonan kung... wait lang. Sabi ni Ricky Mark, sabi nila direct kawawa daw ang mga bata. Sabi nila yun sa press conference nila. Hi Anel. Ngayon, ito sagot ko, mabilisan lang. Kung sagot nila yun sa press conference na kawawa yung mga bata daw nila doon, ano... O, doon nyo gawin yung sinasabi ninyo, ha? Ito na yung pagkakataon nyo para palabasin nyo si pastor. Kung talagang mabuting tao yung hindot na yan, yung manyakol na si pastor nyo, kung talagang mabuting tao yan at concern nyo yung mga bata dahil magugutom, kung talagang wala kayong magiging pera, wala kayong panlamon, wala kayong pambayad sa lahat, dahil na-priest ang lahat na meron kayo, labas ka na, pastor. Halak ka. Diba? Para magpalitis ka. Oh, eh patunayan mo, wala ka palang kasalanan, malinis ka palang hindot ka eh. Eh di, gawin mo na yung gusto mong gawin, sagutin mo lahat, tama mali. Oh, magpapaawa pa itong mga kulto na to, kawawa yung mga bata, sino may kasalanan? Gobyerno na naman, yung presidente na naman. Tas ayaw nyo magpasakop sa batas, eh mga siraulo pala kayo sa damakmak eh. What the fuck? Oh. Di ba? Correct, direct, sa pool mo, oh. Hindi, ganun lang naman yan eh. Kasi mayabang si nanay eh, yung parang labandera. Di ba? Yung matanda na si ano, yung maingay. Di ba? Kesyo daw, nagyayabang pa, nagbabanta pa na ubus na. Huwag nyo kaming sasagarin. Gumaganon pa si nanay, di ba? Eh, ang layo-layo naman ang mga pinagsasabi niya. O ngayon yung patunayan na mahal nyo yung pastor nyo at wala talagang kasalanan. Palabasin nyo. Tapos ang usapan nyo dyan. Tuloy ang magiging pamumuhay nyo habang nililitis yung amo ninyong manyakol. Oh. Di ba, Drake, paano yung pera ng ligong kasama sa kayamanan ni Pas? Eh, bahala sila mag-away dyan. Halak ka. Basta ang malaga, importante. Di ba? Kaya yung mga banatain na yan, nako. So, yun ang pinakamagandang gawin ng mga kulto nila. Kasi ganun lang yung kasimple eh. Kaya nga siya binigyan ng priest order para magipit, para mahirapan kung sakali. Ah. Kasi ako, hindi ako naniniwalang walang perang nakatago yan sa ano eh. Diba? Sa tawag dito, sa mga bolt. Diba? Yung mga pera niyan, ang dami. Cash yan. Pagka mga nagbibigay yung mga alagad niya, mga kulto niya. Ano daw? Nagagalit sila kay PBBM, eh, Supreme Court ang may utos nun. Ganun kasi sila kabobo. Ah, mamaya, pakinggan muna natin to. I-extend ba ang freeze order na maaaring umabot ng pinakamatagal na 6 buwan? Patay! Hindi kasi ngayon ha, ayon sa aking nalaman, 20 days lang muna yung gagawing freeze order. So, tetestingin yan. Pag hindi pa rin, makupatay kayo pag umabot ng 6 buwan yan. Iyak tawa kayo dyan. Oh, sige. Oh, oh. Well, ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Kibuloy. Especially in cases like this where we are faced... Wait lang. Shhh. Pero, Alika. Lapit, may bubulong ako sa'yo. Ganito yan. Madalas ba kayo kumain sa ano, sa fast food, sa Jollibee, o kaya mag-mall? Pag biglang dumami yung mga nagbibenta ng chocolate bar, tapos yung OTAP,
mga kakanin. Pag biglang dumami yan, sa nakakasanayan mong makita na bawat store, isa, dalawa. Pag naging apat, lima yan, ibig sabihin, pinaghahapit na sila. What the fuck? What the fuck? Atin-atin lang yun. Siyempre, tataas, may kota yun eh. May kota siya. Pag walang kota, naku, yari. Diba? Kami nga yan. With somebody with a lot of resources, it is a tool of the government to freeze assets. In order for the person not to be able to use the same resources to siguro to ganito ngayon para mas maganda testingin nyo, bili kayo isang beses lang, pagbigyan nyo isa lang. Ganito gagawin natin. Ha? Mayroon tayong magiging kasunduan dito. Patricio Rosal, watching from Norway. Thank you, ha? I love you. Makinig kayo, ha? Ganito yung magiging technique natin. Lahat tayo, kahit ako, pag may nakita akong ganyan, bibili ako. Pero, ganito ang gagawin ko. Balumapit. Sir. Anong sir? Ba't tinatawag mo akong sir? Ganda-ganda ko. Hinayupa ka. Dalawang oras kang tumayo dyan. Iba pala yun. Sorry. Iba pa yun na naisip ko. Di, gagawin ko. Pag, hello, ma'am. Yes. Ma'am, self-study student po ako. Eh, nagbibenta po ako ng OTAP. Kailangan ko lang po para masuportahan yung aking, study. Ganun ba? Sige, bibili ako. Halika, maupo ka. Ay, hindi na po. Okay lang po. Sige, bibili ako kahit dalawa, maupo ka, may tatanong lang ako. Ay, wag na po. Eh, di wag! Hindi, joke lang. Pagka ganun, gagawin ko ngayon. Sige, ito bayad ko. Ay, ma'am, sobra naman po to, laki nito. Hindi, anak. Para na rin to kay Kibuloy, tulong ko. Para at least makaginhawa at makaluwag-luwag kayo sa buhay. Oh. Ito, piso. Hindi, charot lang. Hindi, seryoso. Bibili ako ng isa. Pero sosobrang ko yung pambayad. Pag sinabing, ay, sobra po ito. Ito po, sobra po. Gaganunin ko yung kamayo. Awa akong gaya. Hindi. Yung titignan mo sa mata. Hindi, anak. Tanggapin mo yan. Bukod sa bayad ko sa'yo, tulong ko na din to sa amo mong si Pastor Kibuloy. Di ba naka-freeze ang account niya? Anak, humayo ka at magbenta ka pa. Baka ikaw ay maparusahan. Ganon ang gawin natin. Para naman makatulong naman tayo. Halap ka. Para makatulong tayo. Di ba? Oh. Yung na tumulong ka pero... Diba? Kawawa naman sila doon para mo silang sinaksak. Alam mo pala, diba? Gulat sila, oh. Wala niyang bumili yun, ah. Booking ako doon, ah. Diba? Oh, Herman Gumiran. Nako, dire, kompleto na ang day namin dito sa Canada. Nakakawala ka ng stress. Haha, BBM ta. Ibalik natin yung stress nyo. Ba't ko ba kasi tinatanggal yung mga stress nyo? Pinaghirapan nyo yan, eh. Sino ba ako? Halak. Tuloy, sinusumbatan nyo ba ako? Kung bakit tinatanggal ko yung stress nyo, nakakaasar kayo, ha? Huwag nyo nga sinusumbat yan. Stress nyo, sinusumbat nyo sa akin. Sumasama sa pakiramdam. Halak ka. Charot. Tuloy, salamat po. Welcome to me. Okay. To move things around, so to speak. Ayon sa abogado ni Kibuloy at ng kanyang religious group, hindi muna ito magkukomento hanggat... Hindi muna magkukomento pero may press con kayo. Ano to? Katarantaduhan? What the fuck? Tinan nyo kung gaano ka mga siraulo. Tinan mo, kaninang balita yan, 6:39. Anong oras? Nagsimula yung press con kuno nila doon. Magaling ka talaga, ha? Ang galing nyo talaga, kulto! Iba kayo! Halak ka! Hindi magkukomento, pero ayun, nag-iingay sila ron. Kanya-kanyang buladas. Magaling. Naka-live pa yun, ha? Oh.
Baka naman magbura na naman kayo ng live nyo. Live-live kayo, tapos pagka may sumabit, bura kayo. Halak ka. Mag-alala, naka-record nyo, nakatago yung live nyo binura, nasa amin na yun. Kami pa, o tuloy natin. Pa nakukuha ang kopya ng freeze order. O, oh, hanggat di pa daw nakukuha yung freeze order, pero, di ba? O. Oh. Sabi naman ng SMNI, nire-respeto nito ang desisyon, pero maghahain ito ng motion sa CA. Hindi maghahain kayo. Para bawiin ang utos. O, oh, bakit babawiin? Tatay ninyo si Lucifer. Nagtatago yan dyan eh. Ha? Tatay ninyo siya eh. Try natin. Uhihingi ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. May warrant of arrest na para kay Kibuloy at may pabuyang 10 milyong piso sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa kanya. Sabi ng PNP, alam nilang nagtatago lang sa compound ng KOJC si Kibuloy. Nag-iingat lang sila para walang madamay, sabay panawagan sa pastor na sumuko. Oh, kita nyo ah, itong mga kapulisan natin, eh, kalmado nakikipag-communicate na isuko nyo na lang, sumuko ka na. Kasi ako, kagaya nung nabanggit ko sa inyo nakaraan about dun sa naging vlog ni Banat Bay na Marshalo yung title niya, bigla niyang binago, tapos tinago niya yung video, tapos pagkalabas ulit ng video, iba na yung title, di ba? So ako talaga, naniniwala ako at narinig nyo naman ang sabi ko na hindi pupunta ang ating kapulisan o SWAT man doon kung wala yung intel na meron silang nalaman na pwedeng nandun yung mga may warrant. At syempre, para may pakita na tawag dito na nakabantay ang ating mga kapulisan, kasundaluan o kung ano man, sino man ang nandoon, na kailangan yung daanin na yan na sa pagsuko kesa sumikip na sumikip at lumiit na lumiit ang mundo nyo. Di ba? Ang ganyan lang sila. Sa KOJC lang sila. Oh, mga kalabas-labas ba sila dyan kung may mga checkpoint-checkpoint dyan? Hindi. Oh, kasi nakabantay na nga eh. So, the best way, sumuko ka na lang. Oh. 30 hectares. Ang kanyang dome ay 77,000. Kaya napakalabo na yan ay wala sa kanyang lupain. Si Kibuloy, hindi mo nga alam kung may ginagawa na ba underground dyan eh. Biruin mo yung kanyang kingdom, napakalaki. Gasino na lang na kung merong designated na taguan or area kung saan hindi, o malay nyo, may bunker pa, di ba? Sino nga naman makakahuli kay Kibuloy? Kahit nga magdala pa ng sangkaterbang sundalo dyan, mahihirapang hanapin. Unless kung may magtuturo na nasa loob kay Kibuloy. Halimbawa, mga kasama niyang kay OJC na talagang ayaw sa kanya, napipilitan lang. Pag yun ay nagkaroon ng pagkakataon, yun ang magsuplong, pwede. Diba? Akala ko maliit lang yung kay... Hoy! Alam ka! Ito naman si... iba naman yan eh. maliit yung alin. Sabi ko yung mundo. Ikaw talaga, ang bilis mo mag-isip ah. Oh. Seater. So, parang apat na Araneta Coliseum Big Dome. Apat na... Pwede mo ipasok ang apat na Big Dome doon sa kanyang kingdom. Ang hangar niya, may apat na helicopter at dalawang eroplano ngayon. Para sa GMA Integrated News, Sani Marafran, Katutok, 24 oras. Baka naman sabihin nyo ang bias ko. Ha? Ba't hindi ba? Hindi, what I mean is, punta naman natin ang balita ng News 5 kay Kibuloy. Okay, para naman maging, tingnan natin kung mayroon dagdag bawas naman dito sa News 5. Oh. Pinapa-freeze ng Court of Appeals ang mga bank account at ari-arian ng wanted na si Pastor Apo. Oh, yan ha, talagang sinasabi pa ng wanted. Oh, yan, buti kayo, nagsasabi kayo ng ganyan ha. Oh. Kibuloy, damay din dyan ang mga bank account at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Nasa front tayo ng balitang yan, si Camille Samonte. 10 bank accounts, 7 titulo ng lupa, 5 sasakyan at 1 aircraft.
Yan ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy na pina-freeze ng Court of Appeals matapos maghain ng petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLA. Iniutos ng korte na bawal galawin ng mga naturang ari-arian at bank accounts sa loob ng 20 araw. Oh, 20 days lang, malinaw yun, ha? Nahaharap si Quiboloy sa kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Pinaghahanap siya ngayon dahil sa mga arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa CA, may nakita silang batayan na ang mga bank account at ari-arian ni Quiboloy ay ginagamit sa illegal na aktibidad at krimen. Bukod kay Quiboloy, pina-freeze din ng korte ang bank accounts at real estate properties ng 11 opisyal at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kasama dyan ang 47 bank accounts na nakapangalan sa KOJC, 16 na titulo ng lupa at 16 na sasakyan. Ayon sa korte, ang ilang miyembro ng KOJC ay ipinadala sa Amerika para mag-solicit at hinuhulog ang mga donasyon sa bank accounts ng KOJC para pondohan ang stadium ng religious group at ang marangyang pamumuhay ni Quiboloy. Dami, no? Magaling talaga si Quiboloy. May freeze order din sa Children's Joy Foundation ng KOJC at... Grabe, daming bank accounts, no? At malamang sa malamang, yung mga bank accounts nila, hindi putyo-putyo yan. At ito pa ang ano dyan, kaya dapat madami yung Children's Joy Foundation. Kasi pag gaganyan mga foundation, parang rapid tool po lang yan. Para iwas sa mga taxes. Diba? Oo. Sa Swarasug Media Corporation ang nag-ooperate ng Sunshine Media Network International o SMNI. Paliwanag ng Department of Justice, bahagi ng standard procedure ang pag-freeze sa assets at bank accounts para matiyak ang integridad ng investigasyon sa kaso ni Quiboloy. Ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Quiboloy. Especially in cases like this where we are faced with somebody with a lot of resources. Posible pa raw mapalawig na hanggang 6 na buwan ang freeze order depende. Hindi na, paano yun? Gawin nyo na isang taon. Para ano yan, wala na swelduin yung mga fake news nila mga tao. Din sa kalalabasan ng summary hearing. Sa pahayag naman ng abogado ng SMNI, sinabi niyang nire-respeto nila ang desisyon ng korte. Pero maghahain doon. Nire-respeto tapos doon sa live nila ngayon, doon nagkukukuda kung ano-ano yung pinagsasabi. Tama, mali. Ganyan yung mga yan eh. Sabihin, susunod kami, walang problema, naiintindihan namin. Pagdating sa live, babakbakan kayo. Diba? Oh, tuloy natin. Sila ng motion laban dito. Ayaw naman magkomento ng abogado ni Quiboloy dahil hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng utos ng korte. Pinuri naman ni Senator Risa Hontiveros ang pagpapa-freeze ng ari-arian ni Quiboloy. Ang senador ang nanguna sa pagdinig tungkol sa mga umano'y pang-aabuso ni Quiboloy sa ilang dating miyembro ng KOJC. Dahil dito, umaasa siyang hindi na makakatakas si Quiboloy. Tungkol naman sa kinaroroonan ng pastor, sinabi ng PNP Regional Office 11 na nasa loob lang ng KOJC compound sa Davao City si Quiboloy. Pero posibleng may iba't ibang paraan daw para makatakas ang pastor. Kabilang dyan ang 4 na helicopter at 2 eroplano na pag-aari niya na nakagarahe sa aircraft hangar ng compound. Sa gitna ng paghahanap kay Quiboloy, sisiguruhin daw ng PNP na magiging maayos at mapayapa ang paghuli sa kanya. Definitely. Ayaw natin ang may masaktan dito, may lalo na dumanak ang dugo. Hindi natin gawin yan. Maximum tolerance, sige lang. Hindi pa naman matatapos ang mundo, andyan lang naman siya. Eh kaysa may masaktan, baka pwede nating magawa ito sa mas maayos na paraan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. So malinaw mga kaiksena ha? Nadamay tuloy ang KOJC sa kaso ni Quiboloy. Yun yung walang kwentang leader. Di ba? Ako kasi kung leader ka na may pagmamahal ka at pagrespeto sa mga nasakupan mo tulad niyan, ikaw ang kinikilalang ama nila. Kaya pati yung mga anak mo, dinali mo, pinapahirapan mo. Halak ka! Di ba? Di ba? So mga kaiksena, malinaw sa malinaw, ating aabangan ang susunod na kabanata. So, kaya sigurado, sa mga oras na to, nagngingit-ngit na yung mga sagalit, yung mga kulto na yan sa live nila ngayon.
Once again.